So today, papakita ko sa inyo yung seedlings natin ng papaya. No. So itong dito nasa 300 to na seedlings. 300 seedlings ng papaya, Red Lady. But ginamit natin yung OPB. Open pollinated. So makita niyo yung iba maliliit. Yung iba malalaki. Bakit? Kasi yung maliliit, ano na yan, second batch na yan, dahil hindi tumubo dun sa first batch natin. Kasi ang ginagawa natin is tag-iisang piraso lang kada seedling bag. No? Isang pirasong seed per seedling bag. And then, ayan, papalain na natin. Meron pa tayo dun sa kabila, meron pa tayong 400. So, this is about 700 papaya seedlings as of today. Ang target natin is more than 1,000 kasi baka may lumabas na mga lalaki. So, ang target kasi natin is at least nasa 500 na babae na puno ng papaya. No. Yung iba, katutubo lang, mukhang kalalabas lang kanina umaga. Katulad yan. Tiyo na agad sila. Sobrang init ng panahon. So, ang potting medium natin na ginamit is loam soil plus goat manure. Hindi na natin dinadry yung goat manure kasi considered as cold manure naman siya. Hindi naman siya mainit. So, makikita nyo naman yung effect. Maganda naman yung mga seedlings. Yan. Maganda naman sila. Nakalimutan ko na kung ilang weeks na to. I forgot. Pero maganda sila. Hindi, wala pang fertilizer yan na synthetic. Pero mamayang hapon, i-sprayan natin yan ng organic fertilizer na gawa natin. I-sprayan natin ng fermented fruit juices. Kahit paano, pandagdag din yun. Pang-boost ng growth ng ating mga seedlings. So, yun. Target namin this year is nasa 500 females na papaya in 2 meters by 2 meters distance. But, kung maluwag pa, well, hindi dagdagan. Marami pa tayong seeds ng papaya, kaya hindi ko alam kung hanggang saan ako sisipagin. Kung sinipag pa tayo, di tanim tayo kahit mga 1,500, 2,000 seedlings. Basta tanim lang ng tanim. Hanggat may tataniman, mas maganda na yung good problem yung marami kang itatanim pero wala na mataniman. Kesa marami kang tataniman, wala namang maitanim. So, that's how we do it dito sa farm. Thank you for watching. Bye-bye.